Panahon po ng tag-init, isa po sa pinakamagandang time po yan para sa mga breeders. Kasi una po, yan yung time na kung saan pwede talaga tayo magparami na magparami. Yan yung time na kung saan hindi basta-basta nagkakasakit yung ating mga alaga. Pero hindi din po ibig sabihin na mainit yung panahon, hindi tayo magbibigay po ng mga dapat ibigay sa kanila gaya po ng mga antibacterial na kung saan gaya po natin nagbibigay po ng Panamox Forte. Depensa po natin yan, mapaulan man o mapainit, para sa mga sipon at yung manok po natin na nasa range sa panahon din po ng tag-init. Yan yung pinakamaganda din po na magbigay po ng vitamins gaya po ng King's Beta Plus sa ating mga breeders. Inom nang inom lang po yan sila at dapat yung kanilang mga inumin ay hindi din po basta-basta matatamaan ng araw. Meron tayong kumbaga pasilungan po nila. Kailangan din po kasi nila magpa-silong. Hindi po matama ng init para hindi din po sila ma-stress at baka ma-heatstroke pa po sila. May mga kaibigan na din po tayo ng mga nag-aalaga na yung kanang manok na heatstroke dahil po sa init. Kung tayo po ay magmamanok ay dapat may mga puno din po talaga para doon sila magpapahinga. Sa mga puno na lalamigan yung ating mga manok na kapag-relax, isa din po sa pinagbanda ay yung pagpaparami ng sisiyo. Sa pagpaparami ng sisiyo sa panahon ng tag-init ay hindi tayo basta-basta nakagastos ng ilaw. Pwede natin patayin yung ilaw sa aga at sa gabi lang tayo magpapasindi ng ilaw. Hindi kumpara po sa tag-ulan na 24/7 talaga yung ilaw po nila. So pag ganun yung style po natin sa tag-ulan, malaki yung mga gastos po natin sa ilaw. Mas maganda na yung mainit talaga. Kung pag-uusapan ng pagpaparami po sa tag-init, lapas siguradihin po natin na may order tayo. Kasi kung hindi po tayo maniguro na walang order, magpaparami na tayo ng magpaparami, baka malakihan po tayo ng gastos po sa patuga. Sa akin po ngayon ay konti lang yung ating mga sisiyo. Kumbaga sakto lang yung kaya lang po nating alagaan. At kung magpaparami ka ngayon, pwede na naman po, siguraduhin nyo lang po na pang ano lang po yan, pang vermans. So pwede yan pang handa sa vermans yung ating mga sisiyo. At yung ramihan nyo lang po na iwan ng mga sisiyo o yung mga malalaki o palalakihin ay dapat yung mga babae lang po, para sigurado po tayo na hindi po masyadong malakihan tayo ng gastos. Kasi kung halimbawa na magpaparami tayo, hindi natin pagpilian ay yung mga sobrang lalaki ay malakas po yan kumain. So magagastuhan, malalakihan tayo ng gastos. Kaya kung maaari, kunin na po natin yung mga lalaking sobra para ibenta na lang po pagdating o pagtungtong po ng 1 kilo. So ganun dapat yung diskarte po natin kung tayo po magpaparami. Ang pagpaparami kasi sa akin ay pinag-iisipan ko muna para hindi tayo mumblema sa financial, sa kanilang tento, sa patuka, sa vitamins. So isip-isip din po kung tayo po magpaparami sa panahon po ng tag-init. Sa mga naka-range naman po sa pag-alaga po sa panahon ng tag-init, pwede na naman po tayo magbigay po ng mga bani po ng saging na naputol na, hatiin natin para ayun yung gawin lang merienda. Nakakatulong din po yan para mabuwasan yung init kasi malamig yung bani ng saging at gustong gusto po na nila kainin po yan. So binibigay ko po yan sa udto o lunch po. So yan yung time na napakainit po talaga, lalo na po talaga ngayon na napakainit po talaga ng panahon ngayon dito sa Mindanao. At isa nga sa mga kakilala natin na heatstroke, so mahirap na din po na mangyari din po yan sa ating mga manok. Sa pagpaparami po, dapat tingnan din po natin yung demand po sa merkado, demand po sa ating manukan. Kasi kung hindi po demand ay baka din po isa din po yan sa susukuan po natin yung gastos. So, sa akin nga dito, hindi po tayo nagparami yung ating mga alagang manok ngayon. Ay napakakunti na lang, wala tayong mga breeders dito. So ganun po ako, binabasihan ko po yung panahon kung gaano kadami yung demand. Kung konti lang yung demand, so hindi po ako magpaparami. Isa po kasi yan sa diskarte po natin para hindi po tayo malugi, lalo-lalo na po sa mga nagsisimula pa lang. Siguruhin po natin na sapat yung ating budget. Sa pagninegosyo kasi ng manok ay may mga time talaga na malakas yung bentahan, mahina yung bentahan. Kaya yung
pagmamanok po, pagninegosyo ay ano din po yan, survival ano mode din po yung iba. Kung sino yung matira, yan yung matibay. So ganun po tayo dito. Yan yung aking mentality po talaga. Hindi ko rin po sinasabi na hindi po tayo nalulugi. May time talaga nalulugi. Kaya normal lang po yan sa pagninegosyo. Kung ayaw mo malakihan ang gasto, alagaan nyo na po yung kaya nyo pong alagaan. Kung sa akin nga dito, kung maaari nga lang ay nasa 30 lang yung ating hinahinaalagaan. Yung tag-init kasi yan yung time din po na malakas mong itlog yung ating mga alagang manok. Kaya mas maganda rin po kung halimbawa na walang benta, walang order na sisiyo, ay mag-kolekta tayo ng itlog at benta. Ay yung isa sa mga pwede natin pagkakitaan po kung halimbawa humina yung bintaan po ng sisiyo. Pero sa ngayon, ang mas malakas talaga na bintaan, yung mga malalaki. Kaya nga nakikita nyo po dito sa ating mga manok, last video po natin, pinakyaw yung ating mga malalaking manok kasi yun yung demand ngayon. So sisiyo kasi parang humina. So yun yung mga time, o ito yung mga time na kung halimbawa na kung yung sisiyo nyo po, kaya nyo pong palakihin hanggang bare months, mas maganda po para may pahanda po tayo. Sigurado tiba-tiba yung kita po natin dyan sa bare months pagdating ng panahon na yan. O ganun po ako dito sa ating manukan na ubos-ubos yung ating mga alaga talaga. O may mga hinahanda naman po tayong sisiyo para gawin natin breeders o pangbenta po natin sa time na yan. Kung gusto nyo rin po na magkaroon po ng extra income sa inyong manukan, kung may mga pabok kayo, pwede rin po kayo magparami kasi yan yung time din po na pinaka-demand yung pabo. Tumataas yung presyo pagdating ng time na yan. Maaari pa po umabot po sa 500 per kilo. Pero sa ngayon nasa 400. So ganun po yung demand. Sa akin dito may mga hinahanda na po tayong mga sisiyo na pabo para sa pagdating ng bare months, meron tayong maibigay sa ating mga kaibigan na naghahanap po ng pabo. Hindi din naman po masyadong mapili yung ating mga pabo po. Kahit damo, kumakain po yan, mga gulay-gulay. So yan yung mga paborito ng pabo. Pwedeng tahop-tahop lang, corn bran. So tipid din po yan sa ating manukan, extra income, pero malaki yung kita. Ang mga nabanggit ko po dito ay mga paraan po yan para makatipid po tayo, makakita at hindi po malugi po. Lalo na sa mga baguhan po nating mga kaibigan dyan na sa tingin nila po ay ang pagpaparami ay ano na, kita agad. Hindi po ganun. Masarap tingnan yung maraming manok pero malaki talaga yung gastos. Kaya yung aking mga sinabi po ay para maiwasan po yung mga problema po pagdating po ng panahon na baka mabigla tayo sa gastos. Kaya yung iba sumusuko, nalulugi at nadi-discourage po sa pag-alaga ng manok. Dumating kasi tayo sa punto na yan at na-experience po talaga natin. Mahirap po talaga pag ganun yung nangyari sa atin. Yan lang po yung mga ganapan ngayong araw at maraming salamat po pala sa mga bago po natin subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel. At kung kayo lang po yung napadaan ngayon, sana po ay consider nyo po ni-subscribe, follow at i-like yung ating channel. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay nyo lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Sa mga nanonood po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat. God bless at ingat po kayo palagi. Bye-bye!